sa lupaibig na po ay may mga pasko na nasa parang nagpupirap at nagbabaltay ng kanilang mga pupa. Tignan mo nitao sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid ang nakasisiraw na kaninga ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lamtin at nakahika sa sabsaba." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking upo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsimpuro tayo. Uli po, maligayang pasuko sa inyong lahat. Imagine ninyo po ang gulat ng mga pastol habang sila ay nagbabantay ng kawan at habang lumalaban sa hila ng antok at sa lamig ng hangin. Sabi sa Ebanghelyo, biglang napakita ang isang anghel at marami pang dumating na nagpakita sa kanila at nagsabi, "Nakatingin ang Diyos sa inyo mula sa itaas." Ano kaya ang pakiramdam na nung pagpahayagan sila ng aritaan ito? Nakatingin ang Diyos sa atin, tayo na mga dukha at miserable, mga hindi kilala at hindi mahalaga, tayo na mahihina at makasalanan. Naranasan niyo na po bang matitigan ng iba mula sa malayo? Yung nakatingin po siya sa iyo na hindi mo napapansin. Sabi po ng mga spiritual writers, naliliwanagan din daw tayo kapag tinitigan tayo. Lalo-lalo na kung tinitigan tayo ng may pag-ibig at pagmamahal. Ngayon pong Pasko, masasabi natin, hindi lamang po nakatingin ang Panginoon sa mga pastol. Hindi lamang siya nakatingin sa mga banal na sina Maria at Jose. Nakatingin din po siya sa bawat isa sa atin, kahit hindi po natin namamalayan. Pabihira po at makapangyarihan ang tingin ng Diyos. Nung una pa man, tinitingnan na niya ang kadiliman at pagkatapos noon, nagkaroon ng liwanag. Mula dito, nalika ang daigdig, sumibol ang buhay. Pagkatapos, tinignan niya uli ang mundong balot na ng dilim na kasalanan, karuhaan at pagkamakasarili. Naganap uli ang paglilikha, hindi tulad ng dati, kundi bagong paglikha sa kasalukuyan. Ngayon, sa sandaling ito, at ang titik niya sa atin ang nadudulot ng liwanag at pagmamahal sa ating lahat. Pero paano ba tinitingnan o tinititigan ng Diyos ang mundo, ang mga anak niyang minamahal? Nagmamasid po siya sa pamamagitan ng kanyang anak, ang sanggol na isinilang sa araw na ito sa Belen. Itong anak ng Diyos, si Jesus, ang mukha ng Ama. Siya rin po ang mata ng Ama na laging nakangiti sa bawat isa sa atin ngayon. Nakatingin ang Ama sa atin sa pamamagitan ng anak, kaya sa puso natin may lugar doon na ang anak lamang ang makapapasok at makapupuno. Kailangan mo natin ang kanyang pamamahal, kapayapaan at pakikipagkaibigan. At ganito po ang ginawa sa atin ni Jesus noong unang Pasko. Sa pagiging katulad natin, sa pagiging karaniwan, sa pagiging ordinaryo, sa pagiging simple, ibinahagi sa atin ni Jesus ang ngiti ng Diyos, ang titig ng Diyos, ang pagnanasa ng Diyos na makipagkaibigan sa ating lahat. Kay gandang pag-isipan sa Pasko, na nakatingin ang Diyos sa atin na may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus.
at dinadala tayo nito sa lalong malalim na pakikipagkaibigan at pakikipagkaisa niya bilang isang pamilya. Sa atin pong pagdarasal ngayon at sa mga darating pang mga araw, simula ko nating laging isipin na nakatitig ang Diyos sa ating buhay. Isipin natin na nakangiti si Jesus sa lahat ng ating ginagawa, inaasal, pinapangarap. Pupunuin tayo ng Panginoon ng karangalan at kagandahan kahit anong dumi natin, kahit anong hina natin, at kahit anong gulo pa ng ating buhay. Manatili po sana ang katotohanan ito, ang Diyos sa araw na ito nakatingin sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo po. Lagayin kami sa dikit, sabay-sabay natin ngayong ipahayag. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo na iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit